Marahil hindi mo pa lubos na kilala si Hanso, kaya magbibigay ako ng ibang impormasyon tungkol sa kanya. Sa Hunter x Hunter, 10 mga bagay na hindi mo alam tungkol kay Hanso. Ang kanyang pagkahilig sa pahayag, malinaw na kaibahan sa mga istereohipong imahe ng ninja na sikreto at tahimik. Si Hanso ay mabagsik, maingay at sobrang masigla sa lahat, kahit sa mga negatibong pangyayari. Pangalawa, ipinagmamalaki niyang pumatay na siya bago mag-10 taon. Kahit na malinaw na may kahabagan si Hanso, ito ay linya sa kanyang ugali na magkaibang magkaiba sa kwento ng kanyang karanasan noong bata pa siya. Sa kanyang laban kay Gon, sinubukan niyang pigilan ito gamit ang hindi karaniwang kalupitan, iniwan ang batang duguan at masakit. Pangatlo, nangangalap siya ng Hermit Scroll. Si Hanso, isang mag-aaral ng Cloud Hidden Style Jonin, sining ng martial arts, ay nagsabi kay Tonpa na ang pagkuha ng hunter license ay magiging mas madali para sa kanya na mahanap ang kilalang dokumento na tinatawag na Hermit Scroll. Pang-apat, magaling siya sa torture. Dahil sa 18 taon na pagsasanay ni Hanso sa ninjutsu, maalam siya sa iba't ibang paraan sa pag-torture tulad ng physical, mental at emosyonal. Pang-lima, nawawala siya sa ilang arcs. Ang lahat ng hunters ay inaasahan na sumali sa isang lihim na hunter exam pagkatapos nilang makuha ang kanilang lisensya. Ayon kay Wing, natutunan ni Hanso ang Nen sa kalahating taon, ngunit siya ay nawala pagkatapos ng unang arc at bumalik lamang sa 13th Hunter Chairman arc. Pang-anim, Nen type ni Hanso ay katulad ng conjuration. Ayon kay Menchi, ang gourmet hunter, nararamdaman niya ang puwersa ng dormant Nen ni Hanso na nagpapaiwatig na mas magiging makapangyarihan ito kapag na-trigger ang Ren, Zetsu, Pen at Hatsu. Sa 6 na uri ng aura, maaring ang Nen ni Hanso ay nakasalalay sa conjuration. Pang-7, mayroon siyang hindi bababa sa 4 na kakaibang Hanso skills. Sa manga, ipinakita ni Hanso ang isa sa kanyang Hanso skills. Pang-4, ang Art of Doppelganger. Ang kanyang mga kasanayan ay tumututok sa paggawa ng mga doppelganger na maaaring gamitin sa mga maselan at mabisang atake. Pang-8, siya ay naging bodyguard ng 2 prinsipe ng Kakin Empire. Si Kurapika, sa kanyang misyon na alamin ang tungkol kay Prince Jared Nietzsche ng Kakin Empire, nagtagumpay na makuha si Hanso bilang royal bodyguard. Unay siya ay itinalaga na bantayan si Prince Momois, ngunit nag-utos si Seven Queen Sivanti na bantayan din ang kanyang ibang anak na si Prince Marayam. Ang Siam, ang kanyang pangalan ay marahil na isang sanggunian, Hattori Hanso. Ang tunay na buhay na mandirigmang si Hattori Hanso ay maaring inspirasyon sa karakter ng Hunter x Hunter na si Hanso. Ang parehong mga lalaki ay may koneksyon sa kanilang papel bilang mga ninja. Pang-10, si Hanso ay nakipagtulungan kay Biscuit upang malutas ang pagpatay kay Prince Mamose. Sa tulong ng payo ni Biscuit, natuklasan ni Hanso na si Toph D ang may sala sa pagpatay kay Prince Mamose. Bagamat hindi pa ito napatunayan, niligpit ni Hanso si Toph D sa pag-anim ng kanyang kasalanan bago siya mismo ay pumatay sa kanya.